Marcus' point of view. Napakunot noo ako nang makarating ako sa bahay galing opisina dahil sobrang tahimik ng kabahayan. Nakaramdam ako bigla ng kaba kaya binilisan ko ang paglalakad papasok ng bahay. I scanned all the edges of my house but I didn't see any trace of Marimar. Where is she? I can't help but feel nervous. Napahinga ako ng malalim bago napatingin sa aking kwarto. Ito na lang kasi ang hindi ko napupuntahan. Nagmamadali akong tumungo sa aking kwarto at nakahinga ako ng maluwag dahil pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa aking paningin ang natutulog na dalaga. Unti-unti akong lumapit dito habang napapakunot ang noo dahil hindi na naman ayos ang pagkakahiga nito. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga at napamewang habang nakatingin sa natutulog na si Marimar. She's really unbelievable. And what are you doing in my room, woman? I want to shout at her, but I decided to whisper it to myself. I can't disturb her peaceful sleep. I'll let you sleep here for now, woman. I added. Napailing ako bago sinimulang ayusin ang pagkakahiga ng dalaga. Natigilan pa ako nung mapadako ang kamay ko sa paan nito. Napansin ko na hindi ito ngayon nakasuot ng heels na ipinagtataka ko. Idagdag pa na medyas lang ang suot nito ngayon. My curiosity got the best of me. And because of that, ay inalis ko ang suot nitong medyas. Napakunot noo pa ako nung makita ko ang mga pasa at galos sa paan nito. Napabuntong hininga ako nang maalala ko na nagmamadali itong tumakbo papunta sa aking kwarto para kunin ang aking gamot. Marahil ay yun ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng pasa at galos sa paa. Nakaramdam pa ako ng konsensya dahil hindi ko man lang yun napansin. Pumunta ako sa gilid ng aking kama para kunin ang first aid kit na nakalagay sa kabinet. Nang makuha ko to, ay kumuha ako ng bandage para yun ang ilagay sa mga galos sa paa ni Marimar. Nang matapos ako sa aking ginagawa, ay tumayo na ako para sana lumabas ng aking kwarto. But I froze in place and was shocked when a hand gripped my hand. It made me stop from walking away. I quickly glanced at Marimar. Uy, dito ka lang, Carlo. Ang tampuy mo naman eh. Wala nga. What? Why is she dreaming of that guy? I checked if she is really still asleep. I felt more irritated when I found out that she really was. I tried to pull my hands from hers, but I got even more surprised when she held my hand tighter and pulled me to her. I landed beside her while hugging me and whispering Carla's name. What the? Does she like that man? Wika ko sa sarili. Marimar's point of view. Napapangiti ako habang pinagmamasdan si Carlo na nakanguso. Halata sa mukha nito na sobrang nagtatampo talaga to sa akin. Hindi kasi ako nagkwento dito ng tungkol kay Sir Marcus nung nakaraang araw na naging dahilan ng pagsama ng loob nito sa akin. May gusto ka ba sa amo mo, Marimar? Tanong pa sa akin ni Carlo, dahilan para matawa akong lalo. Tinaasan naman ako nito ng kilay na lalo kong ikinatawa. Wala, girl. Wala sa loob na sagot ko naman sa tanong nito. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay hindi ako sigurado sa naging sagot ko. Tumingin naman sa akin si Carlo na para bang pinag-aaralan yung mukha ko. Nginitian ko naman ito ng pilit, dahilan para tumaas ang isa nitong kilay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang bading si Carlo at may gusto ito sa amo ko. Sobrang gwapo kasi nito. Hindi ko nga maiwasang hindi manghinayang dahil dun. Sigurado ka, babae? Paninigurado pa ng lalaki. Hindi agad ako sumagot, kaya naman tinalikuran ko na ito. Sige, never mind. Hindi naman kasi imposible na magustuhan mo rin ng Marcus ko. Dagdag pa nito. Halatang bumalik na naman ito sa pagtatampo. Nagmamadali ko namang hinigit ang kamay nito. Uy, tito ka lang, Carlo. Ang tampuhin mo naman eh. Wala nga. Wika ko pa dito para mawala na ang tampo nito sa akin. Bumaling naman ito sa akin para ngumiti. Niyakap ko pang braso nito para tuluyang mawala ang sama ng loob nito sa akin. Mabait na kaibigan si Carlo, kaya naman ayoko na nagkakantampuhan kami.
tinuturing ko na rin itong isang matalik na kaibigan. Napangiti ako nung maalala ko ang naging tampuan namin ni Carlo. Hindi ako makapaniwala na hanggang sa panaginip ay maaalala ko pa rin yun. Grabe talaga ang baking yun. Nagpaunat-unat ako ng mga braso sa aking higaan habang nakapikit at humihikab. Ang sarap ng naging tulog ko. Natigilan pa ako bigla nung maramdaman ko na mayroon akong nasagi sa aking tabi. Napadilat na ako ng mata at napamulagat. Sino yun? What woman? Reaksyon pa ng nasagi ko. Napamulagat pa akong lalo at halos hindi ako makagalaw sa aking kinahihigaan. Tao? Sir Marcus? Gusto ko sanang balingan yung nasa tabi ko, pero hindi ko magawang igalaw ang aking ulo. Sinubukan ko na lang ulit sikuhin ang nasa tabi ko sa pagbabaka sakaling namamalikmata lang ako. Ouch! What are you doing, woman? Galit na bulyaw sa akin ang nasa tabi ko. Tao nga! Wika ako sa sarili. Nagulat pa ako nung bumulaga sa aking harapan ang nakadungaw na mukha ni Marcus na may masamang tingin. Napamulagat pa akong lalo nung mapansin ko ang posisyon namin dalawa. Halos nakatabi sa akin ang binata. Agad ko tong tinulak palayo sa akin. Ano ba, Marimar? Ang bastos mo talaga, sir! Reaksyon ko na mabilis na tumayo mula sa pagkakahiga sa kama. Sinamaan ko pa ng tingin si Marcus, dahilan para tingnan din ako nito ng masama. Are you really accusing me, woman? Hindi ako bastos at wala akong balak na may gawin sa'yo dahil wala kang appeal sa akin. Wika pa ni Marcus na nagsimula ng tumayo mula sa pagkakahulog nito sa sahig dahil sa pagkatulak ko dito. Masama pa rin ang tingin nito sa akin at parang naiinis na to. Naramdaman ko ang pagpanting ng aking tenga dahil sa sinabi nito. Ano? Sinasabi mo ba na hindi ako nakakadala? Sinasabi mo ba na wala akong karisma? Sunod-sunod na tanong ko kay sir. Narinig ko lang ang pag-asik nito. Ano sir? Sinasabi mo? Tumigil ka na, Marimar. Get out! Madiin na utos sa akin ni Marcus. Ano? Lumabas ka na! Ulit nito. Bakit ako lalabas? Inosente ko namang tanong dito. Napasabunot naman sa buhok nito si Marcus dahil sa sobrang pagkainis. Because this is my room! Get out! Now! Sigaw ni sir na ikinagulat ko dahilan para mapatayo ako sa kama. Noon ko lang napansin na nasa kwarto pa rin pala ako ng binata. Lagot na! Nagmamadali akong pumunta sa may pinto para lumabas na. Bahagya ako pang nilingon si Marcus para ngumiti dito. Sinamaan naman ako nito ng tingin. Sarap po matulog sa kama niyo, sir. Habang yakap ako. Dagdag ni Marcus na ikinalaki ng mata ko. Ano naman kayang sinasabi ng lalaking to? Ako, sir? Niyakap kita? Oy, hindi sir, no? Hindi naman po ko katulad yung nabastos. Depensa ko naman sa sinasabi nito. Kainis! Don't play innocent, woman. Hindi naman talaga sila. Never mind. Zip your mouth, Marimar. Get out! Wika ni Marcus na binuksan na ang pinto para sa akin. Nakatingin pa rin ito sa akin ng masama habang hawak ang siradura ng pintuan. What's going on here? Pukaw sa amin ng isang boses galing sa may pintuan. Dahilan para mag-iwas kami ng tingin ni Marcus sa isa't isa. Magkasabay pa kaming bumaling ng binata sa nagsalita. Bumungad sa aking paningin si Tita Mabel at ang babaeng maganda na kasama nito. Ngumiti sa akin si Tita Mabel, kaya naman ngumiti rin ako dito. Bumaling naman akong muli doon sa babaeng kasama ni Tita pagkatapos. Wrong timing yata ang pagdating namin. Mukhang may naistorbo kami. Narinig ko pa na wika ni Tita. Nahalata sa boses ang panunukso. Hindi ko magawang pagtuunan ng pansin si Tita Mabel dahil halos hindi ko maalis ang tingin doon sa babae. Mukhang pamilyar kasi ito sa akin. What's happening here, babe? What's between you and your maid? Mataray na baling panong babae kay Marcus. Umalis sa aking tabi ang binata para lumapit doon sa babae. Naiwan naman akong natitigilan. What brought you here, Amy? I thought that you'll be back here by next week, not this early. Narinig ko namang tanong ni Marcus doon sa babae. Tinitigan ko ang mga ito. Nawala lang ang atensyon ko sa mga ito nung may humawak sa aking braso. Napatingin ako kay Tita Mabel na siyang humawak sa akin. Nginitian ako nito.
Let's go downstairs, Iha. Let them talk for a while. Wika pa ni Tita bago ako inalalayan pababa ng hagdan. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. Habang naglalakad pababa ng hagdan ay hindi ko naiwasang muling lingunin ang kinaroroonan ni Marcus at ng babaeng kausap nito. Napatitig ako dun sa babae at nun ko lang napagtanto na ito pala ang babaeng nasa larawan na nakita ko kanina sa kwarto ng binata. Napabuntong hininga na lang ako. Bakit ganyan ang reaksyon mo, Marimar? Anong meron? Anya ng bahagi ng isip ko. Lihim kong pinagmamasdan ang mga kumakain sa hapagkainan na sina Tita Mabel, Sir Marcus at yung babae na nagpakilalang Amy na kasintahan daw ni Marcus. Hindi ko maiwasang hindi tumitig sa kamay noong babae sa tuwing humahawak yun sa binata. At hindi ko din alam kung bakit parang naiinis ako dahil dun. Pinili ko na lang iiwas ang tingin ko sa mga ito at tahimik ko na lang nilagyan ng tubig ang baso na nasa harapan ng mga ito. Powdered juice, please. Mataray na utos sa akin ni Amy nang mapatapat ako dito at noong lalagyan ko na sana ng tubig ang baso nito. Napatigil ako sa aking ginagawa at saglit na napaisip. Powder? Napatingin ako kay Marcus pero wala ang atensyon nito sa akin. Kaya naman bumaling na lang ako kay Amy. Okay, Amy. Sagot ko naman dito na akmang tatalikod na sana para sundin ang inuutos nito sa akin. Pero napatigil ako nang magsalita ito. What did you call me? Amy? Correction. I'm your mom, Amy. Nakairap pa na wika pa nito. Mukhang naiinis to sa akin. Pasensya na, Ma'am Amy. Paumanhin ko naman bago tuluyan tumalikod para sundin ang inuutos nito. Marimar, narinig ko naman na tawag sa akin ni Marcus. Agad naman akong napalingon dito at napangiti. Nahuli ko pa ang mapanuksong ngiti at tingin ni Tita Mabel. Biglang inalis ko ang pagkakangiti ko dahil doon. Bakit, sir? Tanong ko sa binata. Napansin ko na hindi nakatingin sa akin si Marcus dahil abala ito sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Ma'am Amy. Lihim akong napabuntong hininga. Bring me juice too. Utos nito sa akin habang nakatalikod. Copy, sir. Masama ang loob na sagot ko sa binata bago tuluyang tumalikod para pumunta ng kusina. Nang makarating ako sa kusina ay agad akong kumuha ng isang baso para simulan na ang pagtitimpla ng juice. Hindi ko alam kung bakit parang nakakaramdam ako ngayon ng pagkainis, lalo na kapag nakikita ko na hindi man lang ako pinapansin ng magaling kong amo. Nakakainis! Nagpakawala ako ng sunod-sunod na buntong hininga. Ano bang problema mo, ha, Marimar? You're in love, Iha. Ay, para kang tumalon! Gulat na ekspresyon ko nung may bigla na lamang magsalita sa aking likuran. Napalingon ako at nakita ko ang nakangiting mukha ni Tita Mabel. Kayo po pala, Tita Mabel. Pasensya na po, nagulat lang po ako. Ano po pala sinabi niyo kanina, Tita? Ngumiti naman itong lalo nang ikinakunot ng noo ko. Napansin ko kasi na parati na lang itong nakangiti sa akin. Nothing, Iha. You'll find it out later by yourself. Wika pa nito bago kumuha ng malamig na tubig sa refrigerator. Naguluhan naman ako sa sinabi nito. Ano daw? Ako na lang po dyan, Tita. Pigil ko sa ginagawa ni Tita Mabel na akmang kukunin ang kinuha nitong malamig na tubig. Pinigilan naman ako nito. Ako na lang, Iha. I can manage, sabi pa ni Tita. Kaya wala na akong nagawa kung di hayaan na lang nito. And Iha, asin niyang hawak mo. Dagdag pa nito. Dahilan para mapatingin ako sa tinitimpla kong juice. Nanlaki naman ang mata ko nang makita ko na asin nga ang hawak ko imbis na asukal. Hala! Ang baliw ko talaga! Reaksyon ko pa bago binitawan ang asin na nasa kutsara na muntikan ko nang mailagay sa tinitimpla kong juice. Pasensya na, Tita. Baling ko naman kay Tita. Nginitian na lang ako nito. Love can really put away your sanity. Napapailing na wika pa nito. And by the way, Iha, I'll be in the States for a month. Ikaw na bahala sa uniko iho ko, ha? Po? Take good care of my son, Iha. I'm with you. Nakangiting wika pa ni Tita.
hindi ko lubos na maintindihan ang sinasabi nito. Pero pakiramdam ko ay may ideya na ako sa gusto nitong sabihin. At natutuwa ako sa ideyang yun. Napangiti ako kay Tita Mabel at napatango-tango. Sige, iha, mauna na ako sa iyo sa labas. Dagdag ni Tita, bago ako nito tinalikuran para lumabas na ng kusina. Napapangiti namang ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Nang matapos na ako sa aking ginagawa, ay bumalik na ako sa kinaroroonan ni na Sir Marcos. Agad kong inilagay ang tinimpla kong juice sa harapan ng binata, pero hindi man lang ako nito binigyan ng pansin. Lihim na lang akong napasimangot at bumaling na lang kay Ma'am Amy. Ito na po ang juice niyo, ma'am. Walang gana na wika ko bago nilapag ang kinuha kong juice. What's that? Maarte na tanong pa ni